Kabanata 4, Erehe at Pilibustero. Naglakad na si Ibarra na hindi batid ang destinasyon. Nakarating siya hanggang sa may liwasan ng binundok. Sa maraming taong pagkakawala niya sa bayan, wala pa ring pagbabago sa kanyang dinatnan. Sa paggalagala ng kanyang paningin, naramdaman niyang may dumantay na kamay sa kanyang balikat. Si Tiniente Guevara, na sumunod sa kanya, upang paalalahanan na mag-ingat din sapagkat nangangamba siyang baka matulad siya sa sinapit ng kanyang ama. Nakiusap si Ibarra na isalaysay ng Tiniente ang tungkol sa buhay ng kanyang ama sapagkat tunay na wala siyang nalalaman dito. Sinabi ni Ibarra na sumulat ang kanyang ama sa kanya, may isang taon na ang nakakalipas. Nagbilin si Don Rafael na huwag nitong ikagugulat kung sakali mang hindi siya makasulat sapagkat lubha siyang abala sa kanyang mga gawain. Ganito ang salaysay ng Tiniente. Si Don Rafael ay siyang pinakamayaman sa buong lalawigan. Bagamat siya ay iginagalang, may ilan din namang nainggit. Ang mga nuno nila ay mga Kastila. Ang mga Kastila dahil sa kasawiang palad ay hindi gumagawa ng mga nararapat. Ang masasama sa Espanya ay nakakarating sa Pilipinas. Si Don Rafael ay maraming mga kagalit na mga Kastila at pari. Ilang buwan pa lamang nakakaalis sa Pilipinas si Ibarra, si Don Rafael at Padre Damaso ay nagkasira. Diumano, di na mungumpisal si Don Rafael. Nabilanggo si Don Rafael dahil sa pagkakaroon ng mga lihim na kaaway. Pinagbintangan pa siya ang pumatay sa isang mangmang at malupit na artilyerong naniningil ng buwis ng mga sasakyan. Pero hindi naman totoo, isang araw may isang grupo ng mga bata na sinigawan ang artilyero ng Babibi Bobo. Nalabis na ikinagalit nito. Pinukol ng artilyero ang kanyang tungkod ang mga bata. Isa ang sinamang palad na tinamaan at nabuwal at pinagsisipa niya ito. Napatsyempo namang nagdaraan si Don Rafael. Pinagalitan niya ang artilyero, pero ito ay lalong nagpuyos sa galit at si Don Rafael ang kanyang hinarap. Walang nagawa si Don Rafael kung hindi ipagtanggol ang sarili. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang sumuray-suray ang artilyero at dahan-dahang nabuwal. Masama ang kanyang pagkakabuwal sapagkat ang kanyang ulo ay tumama sa isang tipak na bato. Nagduduwal ito at hindi nagkamalay hanggang sa tuluyang mapunto ang hininga. Dahil dito, nabilanggo si Don Rafael. Pinagbintangan siyang erehi at pilibustero. Masakit sa kanya ang ganito sapagkat iyon ang itinuturing na pinakamabigat na parusa. Pero, lalong nadagdagan ang bigat sa kanyang dibdib. Pinaratangan din siyang nagbabasa ng mga ipinagbabawal na aklat at dyaryo, nagtatago ng larawan ng paring binitay, isinakdal sa salang pangangamkam ng lupain at nagbibigay ng tulong sa mga tulisan. Gumawa siya ng paraan para tulungan si Don Rafael at sumampang ito ay marangal na tao. Katunayan, siya ay kumuha ng isang abogadong Pilipino. Ito ay pagkaraang lumitaw sa pagsusuri na ang ikinamatay ng artilyero ay nagpamumuo ng dugo sa ulo nito.